Hi guys, good evening. Magpinto lang ako bilang sa pagiging OFW ko. By the way guys, please subscribe my channel Mami Tabjoli. Simulan ko nung unang abroad ko 2002. Unang abroad ko sa Singapore. Napaka hirap nang mawalay ka sa pamilya mo, lalo na maliliit pang mga anak mo. Pero kinaya ko yun nang dahil sa gusto kong mabigyan ng magandang kinabukasan ang mga anak ko. Kahit kapalit ng lungkot at pangungulila ko sa kanila, halos hirap, mahirap talaga maging isang OFW, lalo na kung may pamilya at mga anak na maliliit pa. Una ko nung abroad, Singapore. Awa ng Diyos, maayos naman yung naging amo ko doon, kalagayan ko doon sa Singapore. At napakalinis ng Singapore, napakaganda ng Singapore. Yun ang una kong paghiwalay sa pamilya ko na akala ko hindi ko kayanin. Sa dasal ko lang sa Panginoon na bigyan lang ako ng lakas at lakas ng loob at tiwala lang sa Diyos. Yung una kong pagdating sa Singapore, ang una kong sponsor doon, ang inalagaan ko is bedridden. Pero lalaki siya, malaki at mataas. Nag-iiyak ako noon kasi parang di ko kaya. At saka guys, aminin ko talaga. Isa pa, parang nangangapa pa ako sa English noon. Lalo na sinasabi nila ang Singapore very fluent English talaga. Sabi nga ni kaya ng iba, sabi ng mga iba, stepton daw ng mga OFW. So, tiniis ko. Pero medyo may pagka yani yung mga anak noon parang may pagka strikta na hindi ko maintindihan ang ugali nila. So iniiwanan lang nila ako doon mag-isa sa kayong alaga ko. Saka siguro inabot din ako ng 3 buwan doon. Hindi ko makaya, sabi ko doon sa amo ko, Ma'am, ibalik na lang po ninyo sa agency para, kasi parang hindi ko kayang alagaan ang tatay ninyo. Kailangan kasi yun, itali mo muna bago mo siya. Eh talaga hindi ko ma-explain kung anong bedridden nga yun, pero hindi ko kayang talagang alagaan. So, madaling sabi, binalik nila ako sa agency. Nagtagal ako doon sa agency kasi first time nga, walang experience, mahirap mahanap ng amo. Saka mahigpit yung mga nasa agency nung kapwa natin mga Pilipina. Ang hirap talaga. Yun guys. Siguro nag-stay ako ng mga higit 1 buwan sa agency.
awa ng Diyos. Sinerte ako nung makakuha na ko ng amo. Pastor yung amo kong lalaki at yung madam ko na sa pharmacist. Doon ako tumagal sa kanila at saka natap na ang bait nila. Hindi ko masabi talaga ang bait nila. Tapos, dalawa lang yung ano anak nila doon. So, nagdoon ako nagtagal na ano yan. Nahirapan pa din ako kasi doon hindi sila nagtuturo na kung paano kung anong trabaho magluto o what ano pang gawin. Hindi sila nagturo. Binibigyan lang nila ako ng ano yung recipe. So, sabi ko, isin ko na lang to para sa pamilya ko. Wala pa doon guys, cellphone, wala noon pang mga Facebook o ano, sulat lang guys noong una kong abroad. Pero kinaya ko yun. Hanggang na rin yun nila ako doon. Bait nila. Tuwing Linggo, sinasama nila ako sa church kasi Christian yun. Christian ang amo ko. So, masaya. Salamuha din ako sa mga kapwa ko FW doon. At saka may Bible study kami doon pa talaga na feel ang kasayaan doon sa pag nag-aano kami, nagbabaribol study kami, saka pinalaan ko lang yun. Sana, God, bibigyan ninyo ko ng lakas ng doob, makaya ko pa itong magpag-ihiwalay ko sa pamilya ko para God, saka kinabukasan ng mga anak ko. Yun, guys. Hanggang na rin yun nila ako. Ngayon, sa karamihan ko ng mga kaibigan, may nag-advise sa akin na, uy, kabayan, gusto mo pumunta mag-cross country, punta tayo ng Hong Kong. Parang inggan nyo ba ako? Parang sabi ko, kaya ko na rin. Ano kaya? Kasi kailangan ko din yung mataas-taas na sa'yo dahil nga mga anak ko nag-aaral pa. Puro pa nag-aaral yung mga anak ko noon. Saka talaga mahirap lang kami guys. Kaya talagang sinikap ko makapag-abroad ako kahit maraming mga struggle na nagdumaan sa buhay ko. Tiniis ko yun. Nang tinapos ko guys yung kontrata ko sa Singapore. Ang saya doon sa mga kaibigan ko, kung mga diok namin, napunta kami kung saan-saan parte ng Singapore, lalo na sa Botanic Garden, karainan kami doon, ang saya guys doon sa Singapore. First time ko, so nalibang talaga ako. Kaya, mga kapwa ko, FW, tiis-tiis lang tayo habang nasa abroad tayo, hanggang kaya pa natin, tiis lang tayo. Hanggang guys, natapos ko yung kontrata ko, umuwi ako ng Pinas. Umuwi ako, pero din ako bumalik ng Singapore. Nag 3.5 years ako sa Singapore, guys. Din ako doon bumalik kasi parang nainggan nyo ba akong mag-apply ulit sa Hong Kong. Yan. So, ang karanasan ko talaga sa Singapore. Grabe. Unang-una, hindi pa ko gano'n guys noon marunong mag-English na talagang diretsyon by talagang
ano lang, gawa ko yung mga sign lang ng amo ko, nakukuha ko yun, pero tiniis ko lang yun, kasi sabi ko, kaya ko to, para lang sa pamilya ko. Hanggang natiis ko yun, guys, nakaya ko talaga. Kaya, pasalamat ako sa Panginoon, taginabayan pa rin ako ng karoon ng amo na mabait at maunang mait sila. Yun. Sa madaling ano yan, natapos ko yung kontrata ko at umalin ako ng Pinas. At nag-decide na din akong mag-apply ng Hong Kong. Kasunod na lang guys, ikwento ko naman ang pag-apply ko sa Hong Kong at pag-work ko din sa Hong Kong. Nag 2 years din ako doon. Pero sa sawing palad, guys, na-terminate ako doon. Pero kinang, okay lang, at least, nakarating din akong yun. Ang sabi ko, sana makarating ako ng Hong Kong yun. Narating ko din yun, guys. Sa Hong Kong, since 2016, 16, 17, 18 until 18. Mabait din guys ang amo ko doon sa Hong Kong. Mabait din sila. Maganda rin sa Hong Kong. Every holiday ang day off mo. Lahat mga nilalabas. So, maganda rin doon sa ano sa Hong Kong. Masaya. Maraming mga view magaganda, pwede mong puntahan. Saka, ano yan, maliit lang doon ang pag na napunta ka sa amo mong, ano, nasa plot lang ang bahay nila. Yun, maliit lang. Ang bait ng amo ko doon, kasi, natapos ko pa rin yung ano, yung kontrata ko. Sinama pa nila ko sa Australia. Ang ganda din guys sa Australia. Kaya lang nag 2 months lang kami doon nag-vacation sa Australia. Doon kami nag Chinese New Year sa Australia. Grabe din ang dinanas ko, guys. Kasi every holiday ang day off ko doon, Linggo. So, magastos. Magastos. Magastos din doon. Pero okay lang. Nag-sideline ako $50 per hour. Nag-sideline din ako doon, guys. $50 per hour. Nag-manicure ako. Ginawa ko ang lahat para ano yan? Kakuha ng panggastos pagkain. Pag tuwing nagde-de-off ako, yun. Minsan, may mga kaibigan din. May ano kami, may grupo-grupo man kami, o pag kanya-kanyang ano yan dala, merong nagdadala sa amin ng mga kung ganito cup kanin, ano, tlog na maalat, tuyo. Uy, grabe rin. Tinis din namin yan. Tinis ko din yung mga ano, sabi ng iba, pag nasa abroad ka, masarap daw, nasa abroad. Oo, masarap dahil kumikita ka every month ang sahod mo. Pero mahirap din kasi yung lungkot dahil yung mga anak mo, naisip mo din sila. Yan. Lungkot. Yun alam ang ano. Pero tis lang,
mabigyan mo lang magandang kinabukasan ng mga anak mo. Yun lang. Tapos, punta kami doon sa, pag nagde-deop kami, ang mga kaibigan ko sa Hong Kong, may mga dada sila ng karton, may higa-higa lang kami ko sa kalisada, doon sa may central Hong Kong, yung taas na noon. Yun, may dala kaming karton, doon kami mag-upo, magtambay. Ngayon, guys, pag gustoin mo talaga ang isang bagay, makukuha mo. Kaya, hirap din ang OFW, maging OFW, mahirap at masaya. Masaya ka dahil nabigyan mo ng mga pangangailangan ang pamilya mo, na suportahan mo. Yun. Nung magpunta kami, isinama ko guys sa Australia ng amo ko. Naku, yung bahay doon na bahay ng mother ng amo kong babae. Doon ako nakakita ng yung mga crocodile ba? Yung ilog doon, may mga wild animal, may mga crocodile, saka yung skin ng snake dun sa tennis court ng amo ko, yung mama ng amo ko sa tennis court, may mga skin ng mga snake doon. Gusto ko makatakot talaga, pero di ako doon nalabas, di ako na ano, doon ako nakakita na ko doon guys talaga. Pero maganda, maganda sa Australia. Pinunta namin bundok. Bundok yung bahay ng mama ng amo ko. So, guys, hanggang dito na muna ang kwento ko. Hanggang dito na lang. At ikwento ko rin yung pagpunta ko ng Middle East. But by the way guys, bukas na lang. Bukas na lang muna. Kasi ang dami ko pang ikukwento, kaya lang para bang pag naalala ko kung ano yung mga karanasan kong nakakalungkot, na parang gusto kong umiyak, kaya lang tagal na rin ako dito sa abroad. Anyway guys, nagsimula akong mag-abroad yung bunso ko, 1 year pa lang yata yun, o hindi pa 1 year, ano, kasi nagdudidi pa siya eh. Iyak nang iyak nung pag-alis ko. Yung anak, pati ako umiyak din. Pero sabi ko, God, gabayan mo na lang ko. Ikaw nang bahala sa akin at sa maiwan ako sa mag-ama ko. Sabi ko, God, ikaw na. Ikaw ang nagkakalam ko saan ako narapat o ano. Mabigyan ko lang sila ng magandang kinabukasan. Nakakaano guys. Para kung gusto madwa. Okay guys. Bukas po na i-continue ang kwento ko. Ito muna ang kwento ko mula ng Singapore hanggang Hong Kong. So guys, please, sana kayong mga kabayan ko na mga OFW, yung gusto pang maging OFW, lakas lang ng loob at panalangin lang sa Panginoon. Lalo na ngayon na mga meron tayong mga
mga pagsubok na dumarating gaya ng mga itong mga virus-virus na ito. Hanggang ngayon, di pa ako nakaka-uwi. Supposed to be talaga magbabakasyon ako nung last year pa. Bago na naman itong kontrata ko. Kaya, ang masasabi ko lang sa inyo guys, yung gusto pang mag-abroad, lakas lang ng loob at tiwala lang sa Panginoon. Okay guys, bukas naman uli, kwento ko yung dito na ako sa Uman. Okay. Please subscribe my channel, Mamita Muli. Okay, bye. Tschüss.